Hindi po nakalusot sa motoridad ang estilo ng isang nakapiit na Korean national sa bansa. Ang dayuhan, tinangka kasing magpuslit ng mga umano'y shabu sa Bureau of Immigration Warden Facility gamit ang kimchi. Kung paano na pisto yan, alamin sa seto ng balita, exclusive mula kay Melales Moras. You are arrested for violation of Section 11, Article 2 of RA 9165. Naghihintay na lamang ng deportation ang illegal alien na ito na isang Korean national nang magdagdag pa siya ng isa pang paglabag. Habang nakapiit kasi sa Bureau of Immigration Warden Facility sa Taguig City kung saan nananatili ang mga foreigner na up for deportation na, ang suspect nagtangka pa umanong magpuslit ng hinihinalang shabu na isiniksik sa isang garapon ng kimchi. Itong taong po ito, nagpa-deliver umano via delivery application ng ilang food items and he was insisting na makuha na ito agad-agad. And his actions really aroused the suspicion of our personnel. And when inspected nga po, nakita na meron po siyang tinatagong mga crystal-like substances doon sa pagkain. And maaari pong for personal use o kaya naman po ibebenta inside the facility doon sa kapwa niya po, PBL, doon po sa ating warden facility. Inaalam pa kung may kasabwat ang suspect at kung magkano ang halaga ng hinihinalang droga na nakumpiska sa kanya. Pero mabuti na lamang agad na agapan ng krimen sa pamamagitan ng alagang canine dog ng BI. Ito si Maxi, ang canine dog ng Bureau of Immigration at siya ang naging susi para matukoy ng BI ito ang mga nasabat na illegal na droga. Base sa kanilang training, kapag ang aso tulad ni Maxi ay umupo habang nag-iinspeksyon, ito nga ay positibong may ilegal na droga. Paalala naman ng Immigration Bureau, agad ipagbigay alam sa kanila kung may nalalaman na iba pang dayuhan o illegal aliens na sangkot sa ganitong krimen. Ito pong mga ganitong kaso ay hindi po palalagpasin ni Commissioner Tan Cinco at definitely po ito pong taong ito ay mas may mga kakaharapin pa po ng mga kaso. Melales Moras para sa Bayan.